Okay, so once again, welcome back sa channel ng Taal Volcano episode, mga buddy. Alam nyo kanina, pagkatapos natin na gumawa ng isang vlog tungkol nga dito sa pinagmulan ng magnitude 7.1 na lindol dito sa Davao noong August 11, discuss din natin yung current situation ni Taal. Pahinga tayo, tapos nagtiklop tayo ng damit, namalansya tayo, then nanood tayo ng movie. Ang pinapanood nating movie, itong pelikula ni ni Dwayne Johnson or ni The Rock. Then nagkaroon nga ng time na kung saan ay nangyari itong malaking paglindol dito sa may San Andreas Fault. Natalakay na rin natin yan sa ating previous vlog na kung saan itong San Andreas Fault, isa itong transform fault. Ibig sabihin yung dalawang tectonic plate ay side by side sila na na nagsasalubong, no? So yung nandyan sa California, yan ay tinatawag na San Andreas Fault. Batid naman natin na kapag nagkakaroon ng mga earthquake dyan sa parte na yun ay talagang malalakas. So dito muna tayo sa ating sa ating ka-upload lamang na Taal Volcano episode, at mag-shoutout muna tayo dito sa mga nagparating ng kanilang mga komento. So shoutout kay LA Mendoza, Hanico Princess, Ann Singkolmula, THS, Joanna Santos, Jackie Tenorio, Brother Gabs Lalusin, Evangeline Huning, Teresa Espiritu, Jolo Manuel, Napoleon Gardening, Danny Osorio, Ronica Berto, Teacher Coach Napoleon, Christopher Candelario, Wilma Awitan, Abedin Adapon, OFW Lang Malakas, Gina and Amber Race. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Actually dito sa mga nagparating ng mga komento nila ay nai-report nila din sa atin na may nangyari nga na paglindol. So habang kanina nga pinapanood natin itong San Andreas, biglang nagkaroon ng mga message sa atin itong ating mga taga-subaybay. Sir, may lindol po, magnitude 5.8, may magnitude 5.5. Hintay natin na mag-update itong isang app natin upang makita nga kung saan itong banda. At laking gulat natin nung ito pala ay sa Calatagan. At nung aking basahin, ito pala ay isang aftershock nung magnitude 6.6 na lindol na nangyari din sa Calatagan noong July 24 kung inyong natatandaan. So patuloy pa rin pala ang aftershock. Kung inyo rin natatandaan, after nung 6.6, yung sumunod na aftershock ay magnitude 5.7 din ata or 5.8. So ngayon ay ganun din, 5.7. So tingnan natin yan at silipin din natin yung iba pang mga source kung tumatama ba yung mga lokasyon ng epicenter nila, katulad sa USGS, sa FIVOX, sa GFC, sa AMSC. So yan yung mga mga agency na kung saan ay nagmo-monitor sa mga lindol na nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo. Okay, so ito nga po yung San Andreas film na pinapanood ko kanina, itong kay Dwayne Johnson. Napakagandang movie, although may mga parts siya na exaggerating. Ay, yung hindi ko lang nagustuhan dito na alam ko na hindi magiging totoo yung kaya nilang i-predict yung mangyayari na paglindol, kung anong oras or kung anong araw ito magaganap. So far wala pa naman pong technology na ganun. Maaaring malaman yung mga susunod na magaganap na paglindol, pero yung mismong time or yung day ay medyo malabo po yon. So dumako po tayo dito sa earthquake information ng FIVOX. Okay, so itong lindol na ito na magnitude 5.7 ay nangyari bandang alas 11 ng gabi, pero dito sa FIVOX nagtataka ako bakit ang nakalagay ay 3:08 PM. Ayan, no? 3:08 PM, oh, malinaw na malinaw. Samantalang itong mga lindol na halos kasunod lang niya ay 11:02. So yung last na lindol ay 11:02 PM na. So dapat ito ay 11 PM din or mahigit. Pero pag binuksan nyo itong date na to, lalabas naman doon 11:08 PM. So medyo confusing na naman itong data ng FIVOX. So ito magnitude 5.7 tectonic, 113 kilometers ang kanyang lalim, at nandito yung kanyang mga reported intensities: intensity 4 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, intensity 3 sa Pasig City, Quezon City, Obando, Bulacan. Ayan. Okay, so no expecting damage, no expecting aftershock, kasi aftershock na siya, no? Aftershock na tong lindol na to. So dito naman sa Volcano Discovery, ito, confusing din ito, mga buddy. So ito na yung mga nangyari na paglindol sa loob ng isang buwan. Ito yung magnitude 6.6, then ito yung sumunod, yung pinakaunang aftershock niya na magnitude 5.7 din pala. At yung nangyari na paglindol kanina,
ito yon. Ito ay source nito ay ang GFC. Medyo may pagkakaiba ito sa location ng epicenter ng V-Box. At dito, magnitude 5.7, ito ay, ang source ay V-Box. Ang oras ay 9 hours ago. Ayan o, oh, kitang-kita ninyo, 9 hours ago. So, ibig sabihin, ang mali ay ang V-Box. Hindi itong volcano discovery. Ginaya lamang ng volcano discovery yung data na nakita nila sa V-Box. Balikan natin. Ayan o. Oh. So, kitang-kita ninyo, 3:08 PM. So, ibig sabihin, kung bibilangin nyo yan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, tama. Almost 9 hours ago. At ito yung kanilang epicenter. So, medyo malayo, no? Ngayon, tingnan naman natin dito sa USGS. So, sa USGS, mga buddy, ito yung epicenter niya. Tingnan natin. Lapit natin ng konti para makita ninyo. So, almost malapit na siya sa Mabini area, no? So, yung sa V-Box, dito sa banda dito, yung kanyang epicenter. Sa GFC, nandito. Balikan natin. Ito yung sa GFC. So, ngayon, sa USGS ay nandito sa part ito. Kaya, yung kanyang description dito ay 6 kilometers west of Bagalangit, Philippines. Malapit siya sa Mabini, Batangas. Then, dito naman sa EMSC, halos na sa likod siya, mga buddy, ng Tingloy or ng Marikaban Island. So, hindi natin alam kung ano yung eksakto talaga dito or kung sino yung mas accurate sa pag-uusapan ay yung mga gamit. Pero, syempre, as a main agency at nirerespeto na USGS, maaring sa kanila or maaari din dito sa EMSC, maaari din sa V-Box or sa GFC, hindi natin alam. So, dumako tayo ngayon dito sa Google Earth at silipin natin. So, nandito yung nangyari na karatagan, magnitude 5.7 earthquake according to V-Box. Alam naman natin ang dahilan nito, itong Manila Trench. Kanina yung pinag-usapan natin ay itong Philippine Trench. Kung ikukumpara ninyo itong Manila Trench sa Philippine Trench, mas mahaba itong Philippine Trench at mas malalim. Ayan o, kita-kita natin sa kulay pa lang nito na itong Philippine sea plate na tinalakay natin ay pumapailalim siya dito sa part na ito ng Pilipinas, dito sa Eurasian plate. Samantalang itong nandito sa Manila Trench, hindi siya ganun kalalim yung kulay niya. Kitang-kita na medyo light siya. Kung ikukumpara nyo dito sa Philippine Trench, ito naman ang Eurasian plate, pumapailalim naman siya sa Philippine Mobile Belt. So kung napanood nyo kanina yung ating video na kung saan ay idinemo natin sa pamamagitan ng Skyflex, sana naintindihan nyo. Dito naman sa part na to, ito yung Eurasian Plate, ito yung Philippine Mobile Belt, pumapailalim siya. At dun sa gitna, dito, nag-create yung Manila Trench. So itong nakikita nyo mga buddy, ito ay ang mga nangyari na paglindol mula pa noong 1900. So mga malalaking ano to, mga malalaki ang magnitude nito. Ito, mapapansin nyo dito, noong 1960, magnitude 9.5, no? Dito sa Chile, may 9.2. So ito ata yung pinakamalaki, no, ng magnitude. Ayan. So saan nangyayari ngayon yung mga paglindol? Dito sa mga boundary or sa mga tectonic plate boundary, kagaya dito sa part na to. Ayan. Diba itong part na to ang Pacific Ring of Fire, itong area na to. Diyan nangyayari yung mga lahat na lindol sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong naka-indicate na lindol dito ay noon pang 1948 sa Iloilo province, magnitude 7.8. Then dito sa Davao area or sa Mindanao area, ito magnitude 8. At dito din sa may Philippine Trench, magnitude 8 din, 1972. Ito naman kanina ay 1924. Dito sa part na to ng Celebesi ay magnitude 8.3 at dito ay magnitude 7.9. So yan po yung mga nangyari na paglindol. Ang gusto ko lang ipahatid sa inyo mga buddy, kagaya nung palagi natin sinasabi, hashtag be vigilant. Wala po nakakaalam kung kailan uli magkakaroon ng paglindol. Ang ating bansa ay talagang nakapwesto yan sa Pacific Ring of Fire. Kaya ang pinaka the best natin na dapat gawin ay patuloy natin na i-educate yung ating sarili, patuloy tayo na pag-aralan yung mga tungkol sa ganito upang sa ganun ay alam natin yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. Hindi yung bakit kaya lumindol, ano kaya ang dahilan ng paglindol, ano ba itong tectonic, ano ba itong volcano tectonic na to.
So hanggang sa muli mga buddy, ito ang inyong supremo. See you next time.